Magandang araw sa iyo, kaibigan, at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. Sa video na to, magre-repair tayo ng master cylinder ng GY6 scooter. Actually, hindi lang ito intended for GY6 scooter dahil sa ang ating mga motor, ang mga disc brake natin, master cylinder to caliper ay isang working principle lang. So kung mapanood mo tong video na ito at naka front disc brake ka sa iyong motor, well, pagkakataon mo na to na matuto kung ano ang dapat palitan. Ang sistema nitong master cylinder na to kaya natin i-repair ay nagli-leak na yung dito sa may brake lever. Ang sistema nito ay kumakagat pa siya konti, pero kapag kasama mabilisan, hindi mo siya maaasahan. So didiscover natin at ipapakita ko rin kung bakit siya nagli-leak o ano ang problema. Yan. Kapag ka nakita nyo na nagli-leak na itong ang brake fluid dito sa part na ito, ay mabahala ka na. Ipagawa mo na kagad dahil sa ang susunod niyan ay as in wala ka na talagang preno dahil mauubos ang brake fluid dito sa master cylinder. So ano pa ang mangyayari? So umpisa nating buksan ito. Buksan muna natin itong takip ng master cylinder natin at para malaman natin kung may laman pa ba o wala na brake fluid. May katigasan. Magtataka kayo kung bakit pinupukpok ko pa dahil para kumapit yung screw natin, Phillips screw sa screw, yan. Dahil kung hindi kapit na kapit, pwedeng malustrid. Hindi naman malustrid, madideform yung ito, yung salpakan niya. So kapag ka na-deform yan, may problema ka na. Hindi mo na siya mahigpitan or matatanggal. Yan. Kasi ang problema ng mga screw na to or tornilyo ay gawang baka lang. So pagka bumili ako ng ano, papalitan ko ito ng stainless para hindi kinakalabong. So bali natanggal na natin ano. Tanggalin na natin yung cover. Yan. Medyo madumi na. May dumi na siya at konti na lang yung brake fluid. Dito naman tayo tatanggalin natin to. Yan, kung mapapansin nyo, tumutulo na siya. Yan. Tumutulo na yung brake fluid. Yan. Tanggalin muna natin yung rubber na nakakover sa yan. Yan. Kung mapapansin nyo, nakatabingi lang siya eh. Tulo siya ng tulo.
wasak na yung rubber niya at marumi. Wala siyang tigil katutulo. Oh. Paano natin tatanggalin? May circlip to eh. So isom natin. Yan. Parang nandito siya sa side na to. Yun, kita na. Nakakaloko. Yung pinaka pin nandito. And wala rito, no. Dapat nandito 'yan eh. So ang gagawin ko, i-coating ko muna. Gagamit tayo nitong precision. So ayan siya. Tanggal na siya, no? Buti naman. Kaloko yung gumawa nito, ah. Oo, talagang umikot lang ng umikot sa katagalan. Yan. Natanggal na siya. Dapat kasi ang posisyon yan ay nakaganito. Dito. Para may access tayo sa pagdukot nito. Pero ang posisyon niya kanina ay nandun pa. So hindi natin madukot nito. So pwede na nating tanggalin ito. Yun, tumagas na. Yan. Yan o. Napakarumi na. So dito, isi-separate muna natin yung cable at saka yung master cylinder. Dito may 12mm dito. So gamit tayo ng socket. At lalagyan natin to ng support. Yan. Kasi kapag di natin linagyan ng support dito, baka mapingas dito, mapuwersa. So lagyan natin ng support. Tapos saka natin tatanggalin yung tornilyo. Yan. Merong washer. Ayan. Brass. Nasa sandwich yung hydraulic hose natin. At pwede na natin tanggalin yung master cylinder sa handle. So, okay. Na-separate na natin yung master cylinder at lilinisin muna natin to. So ito po yung naging dahilan. Yan, kung pagbamasdan nyo, deform na ito at bungi na. Yan, ito yung parte na to, ang ganyan ang posisyon nyo eh. Ito yung responsible sa pump, pag pump ng brake fluid, at ito naman yung responsible sa sealing or isi-seal niya yung pinaka cylinder para hindi lumabas yung brake fluid. So ito, deform at yan, tanggal na.
bukod sa madumi na siya. Ayan, busalsal. Ayan. So maghahanap tayo ng kapalit nito. So bali ito na, linilinis ko na, sabon lang. Kahit anong sabon, mas maganda kung yung liquid. Pero akin na ginamit ko ay powder. So lilinisan natin. Yan, malinis na. Patutuyuin na lang natin. Ito na, i-assemble na natin. At ang binigay sa akin ng repair kit ay pang radar. Wala namang sinabi kung anong radar, basta radar. Kaya naghanda ako ng digital caliper dito para isukat natin yung kung tatama ba. Ayan. So halos sukat sila, no? Pero ang importante kasi rito ay yung dito banda. Yan, ito yung luma. So testingin natin ang caliper. $49. Tingnan natin. Ito yung binili ko. $0.49. Kaloka. $0.49. So accurate na sila ngayon. Ito yung luma. Dito naman ang susukatin natin. So, 0.49. Ito yung bago. $0.49 din. So, okay, ano? At yung dulo, pareho rin. Yung size okay, so ibig sabihin tama yung binigay sa atin na pang radar, pero ang kakabitan natin ay yung nasa GY6 na master cylinder. Okay, so assemble na natin. To make sure na wala ng tubig, pero binasa, ano ko na to eh, pinatuyo ko na sa araw. Ito yung lilinisin natin. As in, dry na dry. One thing na na-notice ko rito ay walang groove dito banda. Ang groove ay nandito lang. So kaya pala yung circlip ay dito nakalagay kanina. Kasi ang groove niya ay dito lang banda. Dito lang siya banda yung groove ay yan. O, tingnan niyo kung mapapansin niyo, yan lang yung groove niya. Pero the rest makinis na. Yan.
So hindi gaano kailangan ng special tools dito. Dahil pag pinasok mo yung circlip, sana ba yung circlip pa ito. Ito buong whole kit ato, ano? Buong kit, meron siyang rubber. Yan. May washer, circlip, at spring. Itong spring na to ay dito to sa dulo. Yan. Ganyan ang kabit niya. Nandito yung malaki. At dito yung maliit. Kasi malaki maliit siya dito eh. Okay, so assemble na natin. Ang pasok nito ay paganon. Una yung spring. Yan. At medyo may hesitate pa, no? Lagyan natin ng partial na fluid. Yan. Pasok na natin. Then, konting ikot-ikot. Yun, pumasok na siya. May hesitant pa rin, ano? So, ikutin lang natin yan. Pumasok siya bago yun. Matigas yung kanyang spring. Pumasok na yung unang rubber at yung panghuli na lang ang hindi. So yan na yung rubber niya sa huli. Talagang sumisipa siya ng gusto. Sa repair kit ay mayroong washer. Samantalang yung una ay wala. Yan, pumasok yung washer. Then, lalagay ko yung circlip. Yan, nag-lock na. Hindi pa nakapasok yung kabila. So yun. Ayos. Okay na. Yun. So yun lang ang pastada. So ito yung repair kit pang Raider 150. Raider 150 repair kit na binigay sa akin, pero tugma siya rito, ano, sa master cylinder natin na GY6. So ano ba ibig sabihin? Gaya ng sinabi ko kanina, isang working principle lang kasi ito sila. Kahit na yung kapag ka naka-disc brake ka doon sa panglikod, ganun din ang working principle nun. So sa pagbaklas at sa pagkakabit ay
Siyempre, iisa lang yun. So, may idea na kayo. Maging ano man ang inyong motor. Basta master cylinder ay pare-pareho lang ang pag-aayos. Nagkakatalo lang sa shape ng repair kit. So, maraming salamat. Kung nagustuhan ng video, please thumbs up, subscribe, and paki-follow ako sa aking Facebook page, Man with Jankom Trade. Yun po ang aking Facebook page. So, salamat. God bless sa ating lahat.